Kamusta mga bata? Ako pong muli si Teacher RR, ang inyong guro sa Raling Panlipunan 7, Kasaysayan ng Asya. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang ating aralin sa una hanggang ikalawang linggo sa ikatlong markahan na may pamagat na Panahon ng Kolonyalismo at Imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Ating aalamin ang mga pangyayari at kaganapan sa una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Ang ating aralin ay hango sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto or MELK. Nasusuri ang mga dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa Asya. Minsan ba naisip mo o naitanong mo sa iyong sarili kung paano ang buhay noon ng iyong mga angkan o ninuno? Madali kaya ang buhay noon o napakahirap? Ano-ano kaya ang mga karanasan at pagsubok ang pinagdaan na nila para lang maabot ang ngayon mauunlad na bansa sa Asya? Para sa ating paunang gawain ay tunghayan ang jigsaw puzzle. Sagutin at tukuyin kung sino-sino at ano-ano ang mga nasa larawan. Ano ang iyong nakikita sa larawan? Kung ang iyong sagot ay Portugal, ikaw ay tama. Ito ang watawat ng Portugal. Ano naman itong kasunod na larawan? Kung ang iyong sagot ay Spain, ikaw ay tama. Ito ang watawat ng Espanya. Anong watawat naman itong sumunod? Kung ang iyong sagot ay France, ikaw ay tama. Magaling! Sino naman kaya itong susunod na larawan? Kung ang iyong sagot ay si Marco Polo, ikaw ay tama! Sino naman kaya itong susunod na larawan? Kung ang iyong sagot ay si Vasco da Gama, ikaw ay tama! Magaling! Ano-ano kaya ang kaugnayan ng mga nasa larawan sa ating aralin? Tara na at ating tuklasin. Marahil ay nagtataka ka kung bakit maraming Europeyong bansa ang nakasakop sa mga bansa sa Asya. Ang pananakop na ito ay nagtulot na maraming pagbabago sa buhay ng mga Asyano. Bago natin isa-isahin ang mga pangyayari at kaganapan, ay atin munang alamin ano nga ba ang kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay nagmula sa salitang Latin na colonos na ang ibig sabihin ay magsasaka. Ito ay isang patakaran ng isang bansa na mamamahala ng mga sinakop na bansa upang magamit ang likas na yaman ng mga sinakop para sa sariling interes. Kadalasan, ang una nilang ginagawa para maisakatuparan ang kanilang pagnanais ay pakikipagkaibigan at pakikipaglaban. Kapag nakuha na ang loob ng mga nasasakupan, ay sa kanila isasakatuparan ang kanilang hangarin na gamitin, pagsamantalahan at pakinabangan ng musto ang mga likas na yaman. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatatag ng pamahalaang kolonyal, pagpapataw at pagtatakda ng paniningil ng buwes, at pagsasagawa ng mga batas na makakabuti sa mga mananakop. Ano naman ang imperialismo? Ang imperialismo ay nagmula sa salitang Latin na imperium na ang ibig sabihin ay command. Ito ay nangangahulugan ng dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa aspektong pampolitika,
pangkabuhayan at kultural na pamumuhay ng mahina at maliit na nasyon-estado upang maging pandaigdigang makapangyarihan. Atin namang tunghayan ang mga pangyayari at kaganapan sa unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. O ay naganap noong 16 hanggang 17 siglo. Ang unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo ay nagsimula dahil sa tatlong pangunahing salik o motibo na tinawag na 3Gs. Ito ay ang God o pagpapalawak ng relihiyon, gold o pagpaparami ng ginto at pila, glory o paghahangad ng mga makapangyarihang bansa ng kadakilaan. Bago ang pagtuklas at pananakop, may ugnayan ang nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano. Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng palitan ng kalakal sa mga Asyano at Europeyong mga ngalakal. Ang pinakatagpuan nila ay naganap sa tatlong pangunahing ruta ng kalakalan sa Asya. Una, ang Hilagang Ruta na nagsisimula sa China at tatawid sa lungsod ng Samarkand at Bukhara. Pangalawa, ang Gitnang Ruta na papunta sa baybayin ng Syria at dadaan sa gulpo ng Persia. At ang huli ay ang Timog Ruta na maglalayag mula India, babagtasin ang karagatang Indian hanggang sa makarating sa Egypt sa pamamagitan ng Red Sea. Mga kalakal na nanggagaling sa Asya na pumapasok sa Europe ang tanging pamilyar lamang sa mga Europeo. Ang mga lugar sa Asya na pinanggagalingan ng kalakal ay hindi pa napupuntahan ng mga Europeo. At ang palitan ng kalakal ng mga Europeo at mga Asyano ay hindi pa ganoon kasigla. Dumating ang panahon na ang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa mga mangangalakal na Asyano at Europeo ay sinakop ng nagaharing Turkong Ottoman. Nang sinakop ito ng mga Turkong Ottoman, tanging ang mga Italyanong mangangalakal ang pinayagan na makadaan at makipag-ugnayan sa mga mangangalakal na Asyano. Bunsod nito ay ang mga dahilan na naghikayat sa mga kanlurangin na magtungo sa Asya. Una rito ay ang mga krusada. Ang mga krusada ay naganap mula 1096 o 1096 hanggang 1273 o 1273. Ang mga krusada ay isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga Kristiyanong hari upang mabawi ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel. Ang krusada ang nagpasigla ng kalakalan sa pagitan ng Europa at Asya, kaya maraming Europeo ang nagka-interes ng karating sa Asya. Hindi man lubos ang nagtagumpay ang krusadang ito, marami rin mabuting naidulot ito. Nagkaroon ng ugnayan ang mga Europeo sa silangan at nakilala nila ang mga produkto ng silangan tulad ng pampalasa, mamahaling bato, pabango, sedang tela, porcelana, prutas at iba pa na nakabighani sa mga Europeo. Ang ikalawang dahilan na nagbunsod sa mga kanlurani na magtungo sa Asya ay ang paglalakbay ni Marco Polo. Si Marco Polo ay isang Italyanong adventurerong mga lakal na taga-Venice. Siya ay nanirahan sa China sa panahon ni Kublai Khan ng dinasiyang Yuan ng higit sa halos 11 taon. Sa panahong ito, siya ay nagsilbing tagapayo ni Emperador Kublai Khan at siya ay tinilagang maglakbay sa iba't ibang lugar sa Asya sa ngalan ng Emperador. Noong 1295, bumalik siya sa Italy at doon inilimbag niya ang aklat na The Travels of Marco Polo. Inilahad niya rito ang mga nakita niyang magagandang kabihasnan sa mga bansang Asya, lalo na sa China, na inilarawan ang karangian at kayamanan nito. Maraming Europeyong manlalakbay ang namangha at nahikayat na makarating at nakipagsapalaran sa Asya nang dahil dito.
Ang ikatlong dahilan na nagbunsod sa mga kanlunani na magtungo sa Asia ay ang Renaissance. Ang Renaissance ay salitang Pranses na ang ibig sabihin ay muling pagsilang. Ito ay naganap sa huling bahagi ng gitnang panahon at pagsulong ng makabagong panahon. Sa panahon na ito, natuon ang interes ng mga tao sa estilo at disenyo, sa pamahalaan, sa edukasyon, sa wastong pag-uugali, at paggalang sa pagkatao ng isang individual. Individualismo ang binigyang pansin ng Renaissance. Kaya hindi nakapagtataka na maraming pagbabago ang naganap sa buhay ng tao. Ang Renaissance ay nagbukas ng daan sa pagbabago sa larangan ng kalakalan at negosyo. Kaya umusbong ang rebolusyong komersyal na nagdulot ng mga pagbabago sa gawang pang-ekonomiya. Ang ikaapat na dahilan na nagbunsod sa mga kanlurani na magtungo sa Asia ay ang pagbagsak ng Constantinople o Constantinople na bahagi ng bansang Turkey sa kasalukuyan. Ang Constantinople ay ang Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europe. Ito ang nagsilbing rutang pangkalakalan mula Europe patungong India, China at iba pang bahagi ng silangan na napasakamay ng mga Turkong Muslim noong 1453. Nang tuluyang bumagsak at mapasakamay ng mga Turkong Muslim ang Jerusalem, tuluyan na ding nitong sinakop ang Constantinople. Sa mga mangangalakal na Europeo, tanging mga taga-Venice, Genoa at Florence lamang ang pinayagan ng mga Turkong Muslim na makadaan sa ruta. Dahil dito, napilitang maghanap ng mga bagong ruta ang mga mangangalakal na mula Portugal at Spain. Naging napakahirap at mapanganib ang paglalayag, kaya noong 16th na siglo, naimbento ang mga kagamitang pandagat tulad ng astrolabe na ginagamit upang malaman ang oras at latitude. At ang kumpas na ginagamit naman upang malaman ang direksyon ng pupuntahan. Ang ikalimang dahilan na nagbunsod sa mga kanlurani na magtungo sa Asia ay ang merkantilismo. Noong 16th na siglo, naging batayan ng kaunlaran ng isang bansa ang merkantilismo. Tumutukoy ito sa paniniwalang ang tunay na panukat sa kayamanan ng isang bansa ay ang kabuuang dami ng ginto at pilak na mayroon ito. Nangalap ng ginto at pilak ang mga bansang Europeo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng higit na produktong inunuluwas kaysa inaangkat. Kinailangan ng mga Europeo na makahanap ng mga lugar na pagkukunan ng likas na yaman at hilaw na sangkap. Sa panahon ng eksplorasyon, ay nag-iwan ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng lipunan at kabihasnan ng mundo. Ang pangkatubigang kalakalan at pananakop ng mga bansang Europe ay naging daan sa pag-undad ng ekonomiya ng Europe. Ang pamamaraan sa pakikipagkalakalan at ang pagbabangko ay napaunlad, kaya ito'y nagdulot ng malaking kita sa mga bansang Europe. Ang mga dahilan na nagbunsod sa mga kanlurani na makarating sa Asia ang naging daan para sumigla ang palitan ng kalakal ng mga Europeo at mga Asyanong mga ngalakal at makilala ng mga kanluranin ang mga likas na yaman, mga hilaw na materyales na panusto sa industriya. Natin ang panahon ng paggalugad at pagtuklas ng mga bansang kanluranin. Pinangunahan ng Portugal at Spain ang paghahanap ng ruta. Maraming manlalayag na Portugues ang naglakbay, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paglalakbay ni Vasco da Gama. Sapagkat nalibot niya ang Cape of Good Hope sa dulo ng Africa na siyang magbubukas ng ruta patungong India at sa mga islang Indies.
paligsahan ang mga Europeyong bansa para tanghaling pinakamakapangyarihan na bansa sa mundo sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga lupain. Sa matinding tunggalian ng Spain at Portugal ay namagitan ang Papa ng Simbahang Katoliko para maiwasan ang digmaan ng mga ito. Noong 1494 ay nagtalaga ng line of demarcation o hangganan kung saan bahagi ng mundo manggagalugad ang dalawang bansa. Ayon sa kasunduan Tordesillas, ang Portugal ay manggagalugad sa bandang Silangan, samantalang ang Spain ay sa bandang Kanluran. Nang maipatupad ang desisyong ito, ay nakapaglayag ng Spain sa bandang Kanluran kung saan maraming teritoryo sa kontinenteng Amerika ang nasakop. Ang Portugal naman ay nakuha ang Brazil. Ganunpaman, hinayaan na ng Spain na manatili sa Portugal ang Brazil habang ang Pilipinas naman na nasa Silangan na nasakop naman ng Spain ay nanatili naman dito. Ang hindi maiwasang nadigmaan ng Portugal at Spain ay sa Molucas. Ito ang pinakamimiti na lugar na pinagkukunan ng mga Rekado. Sa pamamagitan ng Tratadong Zaragoza noong 1529, nakuha ng Portugal ang Molucas. Maliban sa Molucas, ay nakukuha rin ito ng teritoryo sa India. Ang Portugal ay nakakuha ng maraming piling lugar sa Asia. Noong 1502, nagbalik at nagtatag si Vasco da Gama na sentro ng kalakalan sa may Calicut, India. Noong 1505, ipinadala si Francisco de Almeida bilang unang viceroy sa Silangan. Sa pamumuno naman ni Alfonso de Albuquerque, taong 1510, nasakop ang Ormuz sa Gulfo ng Persia, Iran ngayon, Dio at Goa sa India. Aden sa Red Sea. Malacca sa Malaya at Molucas sa Ternate, Macau sa China at Formosa, Taiwan ngayon. Nakipagpaligsahan din ang England sa pamamagitan ng Italianong marinero na si John Cabot. Napasailalim ng England ang Nova Scotia at Canada. Pagitan ng East India Company na itatag ni England ang sentro ng kalakalan sa India. Sinundan ito ng pagsakop sa Ceylon, Malaya, Singapore, New Zealand, pati na rin ang Australia. Ang France naman ay nakakuha rin ng teritoryo sa Quebec, Canada. Nakuha rin ito ang Louisiana sa Amerika. Noong 18th siglo, nasakop ng France ang Laos, Cochinchina, Cambodia, at Annam sa Asia. Teritoryong ito ang buong kolonyang French Indochina. Ang Netherlands sa pamamagitan ng Dutch East India Company ay namahala rin sa isang bahagi ng India. Napasailalim ng Netherlands ang East Indies, Indonesia sa kasalukuyan. Sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa Kanlurang Asia, ay hindi pa nagkaka-interes ang mga kanlunanin dahil ito ay sakop ng mga Turkong Ottoman. Ang nagahari sa panahong ito ay ang mga relihiyong Islam. Noong 1507, nakuha ang Oman at Muscat ng mga mangangalakal na Portugues, ngunit pinatalsik naman ng mga Arabe noong 1650. Noong 1907, Bahrain ay naging protectorate ng Great Britain, ngunit hindi rin nagtagal pinatalsik ang mga British ng isang general na si Shariza Pahlavi. Tunghayan naman natin ang mga paraan ng pagkontrol
ng mga kanluranin. Iba-iba rin ang paraan ng pagkontrol ng mga kanluranin sa mga lupaing kanilang sinakop. Ito ay maiuori bilang tuwiran at hindi tuwiran. Ang tuwirang pagkontrol ay ganap na pinangasawaan ng mga dayuhang mananakop ang bansa. Pinatalsik nila ang mga katutubong pinuno sa paniniwalang walang kakayahan ang mga ito na pamunuan ang sarili. Pinakialaman din nila hindi lamang ang pamahalaan kung hindi maging ang aspektong pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura ng kolonya. Sa hindi tuwirang pagkontrol naman, pinanatili ang pangangasiwa sa bansa sa mga katutubong pinuno. Gayunman, nanatili sila sa ilalim ng kapangyarihan ng mga dayuhan. Bagamat may karapatan sila sa pagpapasya, kontrolado naman ng mga dayuhan ang aspektong pangkabuhayan ng bansa tulad ng paglinang sa likas na yaman. Ito ay upang mapakinabangan ng mga dayuhang mananakop ang kolonya. Sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo, umiral ang prinsipyong pang-ekonomiyang merkantilismo sa Europe. Ang merkantilismo ang ginamit na dahilan ng mga Europeo upang magunahan na makakuha ng mga lupaing masasakop sa Asia. May mga mapagkukunan ng likas na yaman, hilaw na sangkap at pagbibentahan ng mga yaring produkto at upang maging pandaigdigang makapangyarihan. Tunghayan naman natin ang mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Ito ay naganap noong 18 hanggang 19 na siglo. Ang paligsahan ng mga kanluranin sa pagpapayaman ng kanilang bansa sa pamamagitan ng pagsakop ng mga bansang Asyano ay nagpatuloy sa 19 na siglo. Ang paghahangad para sa mga kolonya ay dulot na sumusunod na dahilan. Una, ang nasyonalismo. Nais ng mga nasyon sa Europe na magkaroon ng malawak na kapangyarihan upang labanan ang kanilang mga karibal na bansa. Inais rin ng mga kanluranin na magkaroon ng sapat na pagkain at magandang buhay ang kanilang mamamayan kaya sila nanakop. Ang ikalawa naman ay ang industrialisasyon. Ito ang panahon na nagpasigla sa pangangailangan ng mga hilaw na sangkap o materyales tulad ng produktong mineral gaya ng langis at uling, produktong agrikultural tulad ng kape, asukal, bulak, tsaa, at tabako, at maging produktong gubat tulad ng teak at goma na matatagpuan sa Asia. Dahil sa industrialisasyon, ay tumaas ang produksyon ng mga materyales na nagpataas din ng pangangailangan ng mga raw materials. Ang ikatlo ay ang kapitalismo. Ang kapitalismo ay sistema kung saan mamumuhunan ng kanyang salapi ang isang tao upang magkaroon ng tubo o interes. Sa unang yugto, merkantilismo ang presebyong umiral. Samantala sa ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismo, matinding kapitalismo ang naging prinsipyong pang-ekonomiya ang naghari sa pantaigdigang pamilihan. Sa ilalim ng prinsipyong ito, itinuturing ng mga kanluranin ang mga bansang Asyano bilang mapagkukunan ng pakinabang o tubo sapagkat maraming kanluranin ay may labis na kapital. Naakit sila sa posibilidad na paglago ng kanilang pera sa pamumuhunan ng mga pataniman at minahan na sagana sa Asya. Ang ikaapat na salik naman ay ang White Man's Burden. Ang White Man's Burden ay isinulat ni Rudyard Kipling, isang manunulang Ingles. Ipinasailalim sa kaisipang ang mga nasasakupan ay pabigat sa mga kanluraning bansa at tungkulin ng mga kanluranin na turuan at tulungan
upang paunlarin ang kanilang nasasakupan. Maraming kanluranin ang naniniwala na ang kanilang kabihasnan ay nakahihigit kaysa sa mga bansang Asyano. Sa palagay nila, mayroon silang tungkulin na turuan ang mga Asyano. Alamin naman natin ang naging resulta at epekto ng imperialismo at kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Nag-iwan ng mabuti at di mabuting resulta at epekto ang imperialismo sa pamumuhay at pangkabuhayan ng Asya. Ilan sa mga ito ay ang pagiging pamilihan ng mga hilaw na materyales, ng mga dayuhan at laglagan ng kanilang mga produkto. Pagbubuo ng panggitnang pangkat ng tao sa lipunan, paglaganap ng sibilisasyong kolonyal, at modernisasyon ng mga lipunang Asyano. Ang mahabang panahon ng pananakop ng mga imperyong Europeo sa Asya ay naging daan sa pagkakaroon ng mga pamilihan, paglalaglagan ng mga produktong galing sa mga bansang mananakop, at pagkukunan ng hilaw na materyal na kailangan ng mga bansa sa pagbuo ng kanilang mga produkto. Nasanay ang mga Asyano sa paggamit ng mga produktong dayuhan. Kaya minabuti ng mga bansang mananakop na maglagay na rin ng mga paprikang bubuo sa mga hilaw na materyal na galing sa mga kolonya. Ang natural na kapaligiran ng mga bansang Asyano ay unting-unting naubos at pinagkakitaan ng mga dayuhan. Malaking kita at panakinapang ang naibigay ng mga pamilihan sa antas ng ekonomiya ng mga Europeyong bansa, ngunit nanatiling nakatali ang ekonomiya ng mga kolonya dito. Nagpatayo ng mga impastruktura ang mga mananakop upang maging mabilis ang pagdadala at pagluluwas ng mga produkto. Dahil dito ay isinilang ang mga Asyanong naging mangangalakal o middleman ng mga produkto. Kaya sila ay umunla din sa kanilang pamumuhay. At nanatiling mga tagapagtaguyod ng mga batas na magpapatibay ng kolonisasyon. Inyo nang natunghayan ang mga pangyayari at kaganapan sa una at ikalawang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Ngayon naman ay ating sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Ilagay lamang ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Una, sa iyong palagay, ang mga pananakop sa una at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya ba ay nangyayari pa rin sa kasalukuyan? Patunayan. Ikalawa, ano-ano ang mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya? Bakit ninais silang sakupin ang mga bansa dito? Ikatlo, bilang isang mag-aaral, iyong ipahayag ang iyong sariling opinyon sa mabuti at di mabuting epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Asya.